Sa mga first time, I'm your pambansang daddy ng Elite's Empire, Marlon Radok. Of course, bakit pambansang daddy? Kasi daddy na, di ba? So, and part of Millionaire Circle, Dream Squad, and yeah, no, sobrang blessed talaga to be here with you guys. And eto, in just 2 years lang doing the business, kumita na po tayo ng 6 million. So, right now, almost 6.5 na yan. Hindi ko lang na-update. But, grabe, no? Imagine mo. No? Imagine mo na mukha mo yang nandyan, di ba? Napakaswerte mo kung lalaki ka, gugapo ka, di ba? So, imagine mo na lang, what if ikaw yung kumikita ng ganyan? Ano kaya yung buhay na naibibigay mo sa family? Kung ikaw, no, hindi ka pa, kumbaga, single ka pa, saan mo kaya maititreat yung mga magulang mo? Di ba, kung buhay pa sila ngayon, sobrang blessed na lang yung naging anak nila. So, for me, ito nangyayari sa akin, alam ko mangyayari din sa'yo, kaya pakinggan mo ako, kasi I know, kaya rin mabago yung buhay mo. But before that, para mas makilala lalo, no? So, yan tayo, di ba? So, sobrang diskarte, no? Sobrang madiskarte. And yung family ko, wife ko, anak ko, sobrang cute naming bahay. Yan yung ginagawa namin, no? Nagbibenta, diskarte lang during pandemic as a family. And dahil sa sobrang sipag, di ba? So, yan na. Nadagdagan yung aking anak, mga cute na anak. So, aking mga inspirasyon, di ba? So kaya daddy na talaga. And of course, no, ito talaga. Ikaw ba ay tatay or kahit nanay ka, di ba? Na ginagawa lahat para sa family mo. Ginagawa lahat yung best, no, kahit mainit, kahit maulan, ginagawa talaga lahat. No, are you the kind of person na masipag? So i-comment mo, masipag. So isa lang ang pinanghawakan ko. Alam ko yung iba rin tong masipag din katulad ko. Nung ako nagsisipag, no, binibigay lahat sa family, masaya ng pangan. But sabi ko sa sarili ko, saan ako dudulog? Ano yung naghihintay sa akin the next 2 years, the next 3 years, the next 5 years of my life? Ngayon, naitanong mo rin ba yan sa sarili mo? Na, saan ka papunta? Kasi, ang narealize ko sa buhay ko, naging routine na lang siya. Sipag, uwi ng bahay, diskarte, ganun lang. Ang nakalimutan ko, sa sobrang sipag ko, malaki pala yung pangarap ko. Ikaw ba, malaki rin yung pangarap mo? Baka sa sobrang sipag mo, nakalimutan mo na yung malaking pangarap mo. Kaya pakinggan mo ako. Kasi bubuhayin natin yung pangarap na meron ka. Na baka matagal mo nang kinalimutan, baka matagal mo nang sinabi sa sarili mo, okay na ako. Masaya na ako. Kung masaya ka, naitanong mo rin ba sa family mo kung masaya sila? Kasi yun yung tanong ko sa sarili ko. I'm a simple guy. Masaya. Masaya ba yung family ko? Kung saan sila nakatira? Kung anong kapitbahay meron kami na ganun. No? So, parang doon ko na-realize, hindi ito deserve ng family ko. Kaya isa lang din ako sa katulad mo nag-seek ng opportunity. Isa ako sa katulad mo na why not? No? Wala namang mawawala kung susubukan ko. Malay mo, dito mabago yung buhay ko. Nag-seek ako. Kaya i-comment mo, ako din. Baka ikaw din. Nag-seek ng opportunity, kaya ka nandito. Kaya ka nabigyan ng link. And isa rin ako sa produkto ng nag-how. Isa rin ako sa na-curious kung ano yung negosyo, ano yung online-online. Wala naman akong kaalam-alam. And I am blessed kasi no, I met this person, Mentor Louis Gascon, thank you so much, na siya yung nagpakita sa akin ng opportunity. Kung ikaw, mayroong isang tao na nag-send sa'yo ng link, nagpakilala sa'yo ng opportunity na to, hindi mo man alam kung ano to, pasalamatan mo na siya. Kasi that person ang ginawang instrumento para mabago rin yung buhay mo. Kung ikaw naman katulad ko, nag-how, lumapit, nag-ask, i-comment mo, congrats sa'yo. Kasi binigyan mo ng chance ang sarili mo na pwede pang mabago yung buhay. Nung nakita ko tong opportunity na to, katulad mo, na-inspire ako sa mga iba't ibang kwento, iba't ibang background. Pwede pala lahat. May natapos ka man, wala kang natapos. No? Ano man yung trabaho mo, pwede lahat. Walang pinipili. At nung nakita ko ang daming buhay na nababago, isa lang ang pinahawakan ko. No? Sabi sa Hebrews 11:1. Now faith
is being sure of what we have, what we hope, and certain of what we do not see. Sabi ko sa sarili ko, nakita ko yung buhay ko, buhay na family ko, at nakita ko yung buhay na nabago sa Elite Empire. Sabi ko, deserve ko rin yan. Kung nakaya nila, kaya ko rin yan. Kaya ikaw nandito ngayon, ano man yung background mo, ano man yung natapos mo, wala ka mang natapos, panghawakan mo lang yung paniniwala ngayon. Sabihin mo yung 29.90, yung puran, kaya mo yan. Maliit lang yan sa malaking pangarap ko. Yun ang pinanghawakan. Na alam ko sa sarili ko, matagal na akong nagsisipag. Matagal na akong nagpupuyat. Nahuhulanan, mabigat yung karga. Napapagalitan, pumapasok sa subdivision, napapagalitan. May isang beses pa, na-amaze ako sa magandang subdivision. Umikot ako. Kahit tapos na ako magliliga. Inabol ako ng guard. It's 9 o'clock. Saan ka punta? Alangan naman to the moon. Sabi ko, joke lang, sobrang seryoso na. Sabi ko, na-inspire lang sa mga bahay, sa mga magandang kotse. So, pinabalik agad ako. Kasi doon lang delivery ko. Pero nakita ko itong opportunity na to. At that room, maalala ko yung experience ko. Sabi ko, hindi akong bang buhay na ganito. Hindi habang buhay na ganito yung sitwasyon na meron ako. Alam ko mangyayari sa akin. Alam ko gaganda buhay ko. At binigyan ako ng opportunity na ganito upang mahahawakan ko. At yun din ang pwede mong gawin. Kung ikaw nandito ngayon, panghawakan mo yan. Kasi mamabago na yung buhay mo. Ramdamin mo muna bago siya mangyari. Maraming tao iniisip, no? To see is to believe. Maniniwala ako pag nangyari na yan. Ang dami nang nangyaring maganda dito. But ang pinanghawakan ko, maniniwala ako una at mangyayari sa akin. Sabihin, you have to believe first and it will happen. Yun ang ginawa ko. And of course, last month, ito yung binigay na income sa akin. So, grabe. No, yung dating nagmumotor, nakasasakyan na. Diba? Hindi lang yan. Nung kumikita na ako, so, nakapag-invest tayo ng mga gadget. Kasi, ang dami nang nag-guide, ang dami nang bagay yung alang-alam sa online, Android lang. Kaya palang pumili ng mga ganito. Kaya palang makapag-explore. And hindi lang yan. No? Hindi lang sa gadget, but sobrang no, ang dami kong first time na na-experience. No, nakapag-scuba, skateboarding, nakapag, no, umupo lang dyan, hindi naman ako nag-drive, di ba? Ibang ka nga, hindi tayo marunong mag-drive, no? So, di ba, pero yung experience, no, nakapag-il nido, parang feel ko artista na ako kahit hindi. Feel ko parang macho-macho na ako kahit isa lang yung ab. Hindi abs, ab lang. Minsan nga abstract, hindi ko alam maintindihan. At lumalaki, lumaliit. No? So, yun, di ba? So, sobrang amazing lang na, hindi lang yan, of course, nakapag-travel din international because of Leeds Empire. Ikaw ba, OFW, nandito ngayon, deserve mo rin na maging turista sa ibang bansa. Ito kung ikaw, hindi ka pa nakapag-travel abroad, deserve mo rin ma-explore kung anong yung mundo. Deserve mo din. At kaya ibigay ng Leeds Empire. Kaya ka nandito ngayon. And higit sa lahat, no? Ito yung pinaka-precious sa akin. Na yung family ko. Na nakapag-check-in kami sa hotel kung saan namin gusto kasi kaya. Na yung dati, hindi. Na kahit kumain sa restaurant, okay lang. Kasi kayang bayaran. It's not about the money, but the experience at the feelings na naramdaman ko. At naramdaman ng family. I mean, family ko. What if pamilya mo? Ano kaya yung feeling? Ano kaya yung feeling ng family mo? Na natitrip, kahit simple lang, natitrip mo sila sa nung dating akala mo hindi mo kaya. Pero dahil ginagawa mo to, sumubo ka, na-try ka, nangyari din sa'yo. Ano kaya yung hindi nila? At ano ka lang, yung itim. Yung dating nakatira sa maliit na kubo,
yung kapitbahay, umaga pa lang, sumisigaw na. Na yung sigaw, ayaw mong marinig. Kasi ayaw mong marinig ng anak mo. Gagayahin. Pero sabi ko, makakaalis tayo dito. Yung aalis ka ng bahay, iniisip mo sila. Kasi hindi ka satisfied sa nakapaglingkod sa pamilya mo. Yun ang naramdaman. Kaya hinataw ko, tinanabaho ko ang negosyo to. Kasi alam ko mangyayari din yung buhay na deserve ko, ibigay din. And of course, yun lang na nakatira, yung family ko. Alam ko, ikaw nandito ngayon, ito rin deserve na family. Na yung dating pinapagalitan ng guard, malayo palang binubuksan na ng gate. Hindi pa binaba yung pintana, nakasaludo na. Sabi ko, ang sarap ng feeling. It's not about position, it's not about kung ano meron ako, but yung feeling na hindi ko naman ininingi yung respeto, but yung feeling na ito pala yung na-experience kapag umangat ka sa buhay at yung family mo damay. Ganda na subdivision. Kanina lang, kahapon birthday ng wife ko. No? Kanina lang. Ito na. Yung brand yung nasasakyan. Mazda BT50 pickup, di ba? Na sobrang amazing lang talaga, no? Sobrang amazing. Na dreams truly do come true. I-comment mo, dream big. Kasi alam kong malaki rin pangarap mo. Comment mo yan, dream big. Makakarap ka ng malaki. Sabi ko sarili ko, din deserve ng family. Na yung ngiti nila, yan, birthing ng wife ko. Sabi ko, wala akong, di ako magaling sa regalo, alam mo yan. For this time, pwede na pa ito. Na, sabi ko nga, feeling ko nung binigay na sa akin yung susi, nung sabi ng ahente, sir, so, sakyan mo na yung sasakyan mo. Sa'yo na yan. Sa akin na ba talaga to? Nung pagkita ko ng sakyan, ramdam ko parang pumogi ako lalo. Parang pogi ko rito ah. Diba? But sinabi ako yung asa ko, okay lang. Ikaw lang naman ang nag-iisa. So, sobrang amazing. Sobrang amazing na yung na-inspire kagaya mo, yung katulad mo. But yung pangarap, unti-unti binibigay. Because of Elite's Campfire. So, hindi lang yan, no? Kanina lang, dalawa kami. Grabe. Na kung dati, every week, every other day, meron nagka-reveal sa Elite's Empire. Hindi dahil naglalabas sa sakyan, nagpapatunay na maganda yung sistema. But this time, first time sa Elite's Empire, naglabas ng dalawang brand new na sasakyan in just one day. Sabi ko, sobrang ganda ng nangyayari. Kaya kung ikaw nandito ngayon, kung ikaw hindi ka pakasali, kung ikaw ngayon ka palang naka-attend, lahat ng sinasabi ko totoo at nangyayari. At mangyayari din sa'yo. Sobrang blessed lang. Kasi merong Dream Squad with Empress LPG na handang tulungan ka makuha lang yung pangarap mo. Handang ibigay yung best innovation after innovation para gumaling ka ng mabilis at makuha mo ng mabilis yung pinapangarap mo. And of course, with our founder, Empress Pearl Hung, thank you so much. Dami mong buhay na binabago at pinapaganda. Thank you so much, Empress. I-comment mo, thank you so much, Empress. So, ang daming nagkakulay na buhay, no? Na yung mga pangarap na kukuha, ang sarap. Imagine mo, kasama ka na dito. Imagine mo. No? In just 2 years, magti-3 years pa lang next month, ang dami ng millionaires na nag-credit. Sabi ko nga, no? Numbers can tell. Ang numbers nagpapatunay na gumaganda ang buhay sa mga nagtiwala, sumubok, at nagtuloy.
And sobrang nakaka-amaze lang, no? Na yung dating Lagu Motor, di ba? Online na. And eto lang, Elites Empire, give me a chance na baguhin yung takbo ng buhay ko. At ipinaparealize ko sa'yo ngayon. Kung kaya ko lang ibigay yung mga mata ko, makita mo lang yung nakita ko. Kaya ko ibigay yung puso ko, maramdaman na mo lang naramdaman ko, kayang baguhin ng Elites Empire yung buhay mo. Pangawa ka kami yan. I made a choice. Ikaw, ano ba yung choice mo? Yung manatili sa buhay na nakasanayan mo. Manatili kung saan ka lang ngayon. Nahayaan mo na lang na ito na ako. O this time, pipiliin mo yung buhay na kayang baguhin at pagandahin. I made my choice. Ikaw. Kung ngayon, ito naging problema mo, pera. Ngayon, tanungin kita. 5 years ago, ano yung naging problema? Baka pera din. Buti nga yung pera, binago na yung itsura. Dati tao. Nabibihiro pa. Buti pa yung pera, may tao, pero yung tao walang pet. Sabi ko, this time, agila na. Marunong nang tumingin. Clear na yung vision. Kaya nang baguhin. Pero kung ito, nakita mo ngayon. At hindi ka naging agila, baka the next 5 years, pera pa rin maging problema mo. Tanungin mo yung sarili mo, kailan mo puputuin yan? Tanungin mo yung sarili mo, kailan mo babaguhin yung problema niyan? Yun ang dapat tanong mo sa sarili mo. Kaya ka nandito ngayon. Kaya ka nakikinig ngayon. Dami natin, no? And sabi nga ng lolo ko, ni Albert Einstein, if you do the same thing over and over again, you cannot expect or ever expect a different outcome. Sabi niya, kung yung ginagawa mo, malaking pangarap lahat, pero wala kang gagawing bago. Natural, walang bagong mangyayari sa'yo. But this time, simulan mo to. At may magandang mamabago sa buhay. Ito, pinanghawakan ko lang, hindi mo kailangan maging magaling para magsimula. Kailangan mo lang magsimula ngayon para maging magaling ka. Ang dami ng yumaman, wala kang nauna, wala kang nahuli. Depende lang sa diskarte. Kaya, paghawakan mo yan, yung 29, malaki o maliit, depende sa pananaw. Kung gastos, malaki. Kung negosyo, sobrang liit. Yan, pinaliit ko para sa'yo. Ba't ano yung kapalit? Yung malaki mong pangarap. Kaya sobrang liit ng 29.90. Hindi ko sinasabing madali. At sabi ko, ito yung pinakamadali sa lahat. At kaya ibigay na mabilis yung pangarap na meron ka. And bago ako magtapos, gusto kong iwan ka sa verse ito. Sabi nga sa Jeremiah 29.11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not harm you. Plans to give you hope and a future. Andito ka ngayon, may purpose. Andito ka ngayon, tinapos mo, may purpose. Kasi may plano ang Panginoon sa'yo. Pagandahin yung buhay mo at ng family mo. At maging inspirasyon sa maraming tao. Kung ano nangyari sa akin, tandaan mo to. At ano nangyari sa amin, kaya rin mangyari sa'yo. Pangawakan mo lang, paniniwalaan mo lang, at simulan mo lang. Yun lang. Thank you so much. To God, all the glory.